grabe ho, mga nagaganap sa politika sa Pilipinas. Painit na ng painit. Dahil ho, eh, habang bumababa si Omicron, eh, umiinit naman po ang politika. Diba, Madam Nobel Tulyao, maraming salamat. Uy, happy birthday pala. Ay, always with my apo. Ay, 7 months old po. Ay. Na-excite daw siya pag naririnig ang boses mo. 7 months pa lang yan, ha? Miles! Hello, Miles! Ay, chu-chu-chu-chu-chu! Giniagawang! Rick Azuelo, maraming salamat po. Oh, salamat sa papanood mo, ha? Okay, pag-usapan natin. Alam mo kasi, itong weekend, siguro naman, nakita naman ho natin yan, ha? Nakita naman ho natin itong buong weekend. Usap-usapan, ha? Usap-usapan yung interview na naganap. Marami naghimay, marami ho ang nagkomento, nagbigay ng kanilang opinion. Pero kung meron mang talagang matinding opinion na binibigay ang mga tao sa Pilipinas ngayon, ha? Wala akong biro ito. Kahit saan mo tingnan, ipapatunayan ho natin, papakita ho natin. Eh marami ho ang nagulat. Nagulat kay Isko. Marami ho ang talaga nagsasabing may hulog to si Isko, ah. May ganun, marami ho talaga. Maraming undecided na nagsabing, uy, Isko na. Ronaldo Magnay, salamat po. Alam niyo kung bakit to? Marami ho kasing mga politiko natin, yung marami sinasabi, yung maraming daldal. Nakita na mga kababayan natin na si Isko straight. Direct siya, hindi siya yung paligoy-ligoy, hindi yung marami sinasabi. Direct to the point siya, straight siyang sumagot. At higit sa lahat, yung kanyang sinasabi, tagos nga, ika nga ng mga ibang sinasabi ng mga netizen, tagos so yung kanyang sinasabi. I-afian, i-afan in US, mga ka-party list, thank you po sa lahat, effort. Maraming salamat po. Maging ho sa, hindi lang ho dito sa channel natin, ha, maging sa iba hong mga social media platform, maging nga ho yung kay Senyora, di ba? Pinag-usapan natin sa vlog ko yun. Yung kay Senyora, oh, isa ho yan sa mga halo ang audience niyan. May Dilaw, may DDS, merong Tanso. Merong mga ganyan, iba-iba. Pero nanguna dun sa kanilang sa kanyang survey ay si Isko. Di ba? Eh ano, hindi ho yung bias. Hindi ho yung katulad nung mga pambobola nung mga... Alam mo naman kitang-kita mo naman yung mga followers na influencer ni Marcos. Kitang-kita nyo naman, masyadong bias pag nagsalita. Halatang-halata. Eh, ito, galing ho ito, hindi lang ho sa akin ang gagaling ito. Kahit tingnan nyo sa social media, talagang yung mga, magtataka ka eh. Kasi yung mga undecided, iba sinabi, di ba? Iba talaga yung kanilang sinabi na talagang, alam mo yun, hindi sila totally convinced na convinced pa. Pero sinasabi na nila, meron to si Isko. Kaya ako naniniwala na pagdating ng panahon, eh, medyo lalakas pat lalakas. Nasa momentum eh. May momentum na ngayon nangyayari kay Isko. At ng isa pang bagay na marirealize natin during the weekend, nataranta ho. Nataranta ang kampo ni Marcos. Yan ang sinasabi ng iba. Kaya sunog after nito, ha. Kasi sunog siya eh. Sunog siya dun sa issue nila, bias. Kasi simple lang naman eh. Kahit bias pa yan, even opposition pa yan. Ha? Nakita naman natin interview ni Jessica Soho kay Pangulong Duterte. Kita naman natin nasagot niya. At si Pangulong Duterte, naalala niyo yung debate noong 2016? Si Cayetano lang at saka si Pangulong Duterte ang sumipot doon sa Lasal, doon sa Rappler. Rappler yun, ha? Yung iba mga kandidato, ayun, bahagang mga bontot. Oh, yun ang totoo dyan eh. Oh, di ba? Ang lupit nun. Alam mo, dahil dyan, napapatunayan na talagang si Pangulong Duterte ang layo-layo doon sa mahinang nilalang.
Ang tinutulad pa nila kay Pangulong Duterte. Layo. Alayo, brad. Alayo. Eh, yung sa inyo, eh, ano lang, eh, masabihan lang na medyo bias yung isang reporter. Wala na. Yung buntot, walak na. Babangon ng Pilipinas. Napaka, no, hindi kasi ito, ah. Napakinggan ko nga ito sa isa sa mga ano ng karambola, nakita ko. May nag-send kasi sa akin eh. Sabi niya, tinan mo to, panoorin mo to, bla 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 yung komento ng karambola. Uy, thank you doon sa nagpadala sa akin. Eh, pinus, kinlik ko. Tapos sabi nila doon, sabi nga, paulit-ulit eh, ang politika is addition yan. Hindi yan subtraction. At saka kahit saan mo mapaikut-ikutin, sablay yung sasabihin mong bias kaya hindi a-attend. Sablay ho yun. Napakasablay ho yun. Kasi ano ka eh, hindi ka naman ano, hindi ka naman ordinaryong tumatakbo sa pagka-mayor, pagka-barangay. Hindi ko sinasabing masama yun ha, yung mga mababa yun ha, yung mga barangay kagawad. Ikaw'y tumatakbo ng presidente. You should know how to handle opposition. Eh dyan pa lang, wala ka na eh. Eh, pinapatunayan mo talaga mahina ka nila lang. At dahil nga doon, isa pang sinabi doon sa karambola na napakaganda. Diba supposedly, ang aside from bangon, babangon ng Pilipinas, isa sa mga talking points o pinaka sinasabi nitong itong si Bongbong Marcos at si Mayor Sara ay yung salitang unit team. Oh, di ba? Ibig sabihin, unite the people. Unite the Filipino people. E paano mo i-unite ang Filipino people eh kung yung simpleng oposisyon eh hindi mo maharap? Oh, di ba? Yung battle cry nilang i-unite. Kuwari, sasabihin ako, halimbawa ako, sasabihin ko sa... Halimbawa lang, naalala ko noon eh, nung ako ay naglingkod bilang student council president ng aming high school, Claret. Ang madalas nangyayari doon, taga Claret po kasi ako eh, lagi ko nagrarambulan ng mga fraternity doon. Oh, mga fraternity doon, rambulan na rambulan. Ewan ko kung anong papakasikatan ng dati yan eh. Kung sino yung mas astig, kung sino yung mas tanga, kung sino yung mas ano, ganun eh. Tapos naalala ko noon, sabi ko, pwede ba etong taon na ito, parang awa nyo na, let's unite, wag na muna tayo mag-away-away, pagkatapos na lang, tsaka na tayo mag-away-away. Kasi nga, you're uniting eh. So kinakausap ko yung dalawang panig yung nag-aaway noon eh, na prat eh, kinakausap ko sila pareho. Pupunta ako sa kampo dito, pupunta ako sa kampo nito, pero membro ko nitong isa. Membro ko nung isang, hindi ko nilang sasabihin kung ano, membro ko nito isang fraternity na to. Pero bilang student council president at that time nung high school, I have to reach out dun sa kalaban. Bakit? Eh kasi I want to unite eh. Ayoko magkakaroon na rambulan sa term ko. Diba? So, ganun ang ginagawa ko. Eh, eto na nga eh. So, eh kung itong si Bongbong Marcos at saka to si Mayor Sara, sinasabi nilang unite. Unity, pagkakaisa, magtulungan para bumangon ng bansang Pilipinas. Eh, yung opposition nga, hindi mo ma-unite. Hindi, sabihin, yung mga taong supposedly i-include mo. Kasi Pilipino rin o si ano eh. Pilipino rin si Jessica Soho, di ba? As far as I remember, Pilipino ho yun. So dapat... Kasama yan sa pamumunuan mo. How are you going to handle opposition when you become a president? Yun ang tanong. So this is how you're going to handle opposition when you become a president? How are you going to unite us? Diba ho? Yun ang point dito eh. Then don't talk about unity. Your unity is a... Muntik na. Diba yung unity mo, anong tawag dyan? Fake news. Yung unity mo, fake news yun. Bakit? Kasi pag may umu-oppose na sa'yo, ay hindi, ignore na yan, ignore natin yan, huwag na natin kausapin yan. Anong klaseng opposition yun? Anong klaseng unity yun? Diba? Anong klaseng
klaseng unity yung ganun. Yun ang totoo. Unity baka mo. Eh bakit di kayo nagsasabi? Ba't di mo sinasama ibang tao? Bakit mo iniiwasan? Hindi kasi ganito lang eh. Kasi simple ah. Oh, ito. Eh paano ba handlein dapat yan? Simple lang. Kunwari ako si Bongbong Marcos. Kunwari ako si Bongbong ha. Tapos kakausabing ko si pangalan doon, si Jessica. Tapos pag may nakita akong may tatanong siyang, oh, don't go to San Marcos, well. Oh, wait a minute. Ha? Kaping mainit. Sabihin ko, what are you talking about, Marcos Wealth? Do you have an evidence? If you don't have evidence, I think you are fake news. Ganun. I mean, kaya mong i-approach yung tao na i-confront. Sabihin mo, sandali, mali yaman yan. Mali naman po yan. Doon lang mang po tayo sa merong sapat na ebidensya. Pwedeng ganun eh. Eh wala eh. Kasi bakit to? Bakit to ha? Halimbawa, halimbawa. O, si Bangulong Duterte, tinanong ni Jessica Soho ng, oh, JK, di yan ha? Oh, ito may ebidensya, JK. Oh, may mga nagsanta, JK. Oh, ano ba sinasabi? Sasagot si Bangulong Duterte, I do not command the police, ganyan-ganyan. Only if they fight against my police. Ganun-ganun. Marunong. Eh, bakit itong si Marcos inaiwas? Hindi, ganun lang naman kasimple. Bakit ito naiwas? Sa car recorded yun, di ba? O, eh bakit? Hindi ho ba recorded yung ano ni Pangulong Duterte tsaka kay Jessica Soho? Simple lang ho eh. Kung wala kang tinatago, kahit recorded yan, kahit chap-chapin yan, wala! Wala ho! Kasi kahit anong ukay-ukayin sa'yo, kung tama yung sinasabi mo, kahit i-chap-chap pa yan, madali mong i-defend yan. Nasa katunayan. Oh. Sa katunayan, ha? Magiging advantageous pa nga sa'yo yun eh. Oh, taray, advantageous. Well, halimbawa lang, ha? Nagtanong. Oh, sinatunggol sa Marcos Well, bla bla bla, tapos chinap-chap. Halimbawa lang, nilabas, chinap-chap. Oh, eh di maglabas ka ng press statement, tsaka mo banatan, GMA is bias, ganyan-ganyan. O, di magiging balita pa yan, o. Napatunayan mo na bias. Eh, ang problema, wala ka pang napapatunayan bias. The next performance will start momentarily.